Paminsan-minsan ay makakatagpo tayo ng mga Kristiyanong nagsasabing, malapit ng magunaw ang mundo. At lalapit kayo sa akin at tatanungin ninyo ako, malapit na nga po bang magwakas ang mundo? Ang sagot ko ay pareho sa lahat ng nagtatanong, opo. Malapit na pong magwakas ang mundo. Yung pagwawakas ng mundo ay usapan na ito simula pa nang umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit. Kasi ang sabi po ay hindi mamamatay yung mga nakakita sa Panginoon na hindi nakikita yung kanyang muling pagbabalik. So the second coming of Christ was considered immediate. The second coming of Christ was considered very soon because it will not happen in the next generation, it will happen in this generation. So people were so concerned about the second coming of Christ, they were so concerned that they missed the more important matters, which is to be loving, to be obedient, to be kind, to be peace-loving. Pero nang magtagal, namatay na yung mga apostoles, namatay na yung mga unang Kristiyano, at hindi pa rin bumabalik ang ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng bagong kahulugan, yung wakas ng panahon. At yung wakas ng panahon ay iniugnay natin sa kamatayan. Kung papaanong ang Panginoon ay darating sa araw na hindi natin inaasahan, ang sabi ay ang Panginoon ay darating at yon ay mangyayari kapag ikaw ay namatay. So magtatanong ulit tayo, kailan ho ako mamamatay? Ang sagot ko sa iyo, malapit na. At sasabihin ko rin sa inyo, ako rin, malapit na akong mamatay. Sapagkat nung tayo ipanganak, alam na ng Diyos kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi na yun uurong. Alam na yun kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam, pero alam ng Diyos. At lahat tayo may taning ng buhay. We are living on limited time. We are living on borrowed time. So pagkatapos po, naisipin nila na hindi pa naman babalik ang Panginoon, pinalitan nyo na maghanda ka kasi ikay mamamatay ng hindi mo inaasahan. Pero marami namang mga taong nabuhay ng matagal. Akala mo mamamatay kasi pinanganak na premature, pero umabot ng 90. Akala mo mamamatay kasi mahina bilang baby, pero umaabot ng matagal na buhay. Akala mo mamamatay kasi inatake sa puso. Nakakatatlong atake na, buhay pa rin. And then, nagtatanong tayo, yun ba talaga ang dapat nating paghandaan? Yung bang malapit ka ng mamatay kaya mag-ingat ka na? O malapit ng katapusan ng mundo kaya magpakabait ka na? Hindi yon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay time is gold. You cannot bring back yesterday. And therefore, if you wasted your yesterday, it is lost. If you waste your today, the yesterday of tomorrow is also lost. Ang ibig sabihin, maikli ang panahon. And ubusin natin ang ating panahon sa pagbabalik loob, sa pakikipagkaibigan. Ubusin natin ang ating panahon sa paghingi ng tawad at pagpapatawad.
Busin natin ang ating panahon sa pakikipagkaibigan at paglawak ng mas marami pang kaibigan. Bakit? Kasi kaunti lang ang ating panahon. Kapag ganoon ang ating naging pamumuhay, hindi na nakakatakot ang wakas. Kasi alam mo, lahat ng kahapon mo ay kayamanan. Alam mo na wala kang sinayang na ngayon. Alam mo na ang kinabukasan mo ay maganda sapagkat pinaganda mo ang kahapon at ngayon. Do not worry about the end of the world. Do not worry about when or where or how you will die. Rather, worry about the time you are wasting. Sa sandali lang ang panahon, nakikipag-away ka pa. Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo bang mag-sorry? At ayaw mo pang tanggapin yung sorry? Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo pang magmano sa nanay mo? Sa sandali lang ang panahon, ayaw mo pang makipagbati sa kaibigan mo? Sa sandali lang tayo dito. At kung aaksayahin natin ang panahon sa pag-aaway, sa pagsususpetsa, sa pagseselos, sa inggit, sa pagtatanim ng galit, maintindihan ko, takot kang ang mamatay kasi takot kang humarap sa Diyos sapagkat sinayang mo ang panahon. Ang takot nating mamatay ay kaugnay nung sobra nating pagmamahal sa mundong ito. Subalit kung titingalain natin ang langit na naghihintay sa atin, anong nakakatakot mamatay? Totoo, magwawakas ang mundo. Yung mundong gusto natin. Yung mundong pinamumuhayan natin. Pero huwag mong kakalimutan, walang katapusan ng mundo. Sapagkat yun ang sinasabi natin, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. It is a world without end that the Lord promised us. It will never end. This world, which is full of imperfections and pains, this world will end. But after this world has ended, there is a world without end that is waiting for us. And that is why we are not afraid, even if this world should end. Because there is a beautiful forever waiting for us. Yun ang Adviento. Hindi nakakatakot mamatay kasi may buhay na walang hanggan. Hindi nakakatakot bumalik si Kristo sapagkat mahal ako ni Kristo. Ang nakakatakot, inaaksaya ko ang aking panahon. Winawaldas ko ang aking kahapon. Sinasayang ko ang aking ngayon. At wala akong naiipong kagandahan. Kaya ako natatakot mamatay. Kung puro lamang kagandahan ang naipon natin, yung kaganapan ng kagandahang naipon natin dito sa mundo ang naghihintay sa kabila. Malapit na tayong mamatay. Malapit na ang katapusan ng mundo. Pero hindi nakakatakot. Narito si Jesus kasama ko at naroon si Jesus maghihintay sa akin kapag nagtapos na ang mundo at akayin ako sa mundong walang hanggan.